Mapagpala umaga po sa inyong lahat. Tawag sa kasal. Si John Carlo Tadeo, anak ni Inoodkin ng Henry Tadeo Erlinda Torres, na nangyayari sa Lawrence Street of Minoan, San Pedro Laguna, ay nais magpakasal kay Princess Joan o Natividad na 28 Aguna, na anak ni Inoodkin ng Nestor Natividad at Juana Opeña, na nakatira sa Siranglupa, Calabas City. Sila po ay nakatagdang ikasal sa simbahan ng Maryland of Christian Parish, Mayama, Calabas City, sa ika-300 ng taon ito. Si Mama Frances Figuracion, 30 taong gulang, at anak ni Antonia Figuracion, na nakatira sa Third Street, Sunrise Valley, General Santos City, ay nais magpakasal kay Frances Bib Bansuela, 31 taong gulang, at anak nila Ginoodkin ng Franklin Bansuela, Teresita Rio, na nakatira sa 1336 Father Massey Street, Holiday Home, San Pedro, Laguna. Sila po ay nakatang ikasal sa parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes, United Subdivision, San Pedro, Laguna, sa 19 ng taong ito, ng Disyembre ng taong ito. Si Erin Vincent Pilaso, 31 taong gulang na anak na Ginoo at Ginang Arnolfo Pilaso at Elvira Laveria, na nakatira sa Block 11, Block 14, Villa Olivia, 4, Pasita, San Pedro Laguna, ay nais ng pagsal kay Angeli Luis B. Casas. 31 taong gulang at anak na Ginoo at Ginang Luisito Casas at Cecilia Casas, na nakatira sa 3156 Marbella Street, Holiday Home, San Pedro, Laguna, at nakatagdang ikasal sa St. Jerome at St. Susana Parish sa Ayala, Alabang, sa ika-12 ng Disyembre ng taong ito. Si Mario Rivero, 25 taong gulang at anak na Ginoo at Ginang Elmer Rivero at Rosalie Peroya, na nakatira sa Rivera sa Senta, San Pedro, Laguna, ay nais magpakasal kay Karin Abby Baban, 23 taong gulang at anak na Ginoo at Ginang Cornelia Babar Jr. at Rosalie Bansabi, na nakatira sa Exequiel Street at Minoan, San Pedro, Laguna. Sila po ay nakatagdang ikasal sa San Pedro Postal Parish, San Pedro, Laguna, sa ika-19 ng Disyembre ng taong ito. Si Romeo Etchel Jr., 28 taong gulang, at anak na Ginoo at Ginang Romeo Etchel Sr. at Manuel Damian, na nakatira sa Holiday Home City of San Pedro, Laguna, at nais ang pakasal kay Rachel Homan, 28 taong gulang, at anak na Ginoo at Ginang Ricardo Ramon at Rosalinda Calano, na nakatira sa Barangay Lundayan City of San Pedro, Laguna, at nakatagdang ikasal sa San Pedro Apostol Parish sa ika-19 ng Disyembre ng taong ito. Si J.R. A. Ayoso, 28 na taong gulang, at anak na Ginoo at Ginang Jesus Ayoso at Remilla Aputan, na nakatira sa 013 CQ Hillside, San Antonio, San Pedro, Laguna, ay nais magpakasal kay Mary Ann Dono, 27 taong gulang, at anak na Ginoo at Ginang Diogenes Dono at Sherry Montejo, na nakatira sa 13 CQ Hillside, San Antonio, San Pedro, Laguna, ay ikakasal sa nais magpakasal sa simbahan ng St. Martin de Porres Parish at Divinoan, San Pedro, Laguna. Sila po ay nakatagdang ikasal sa Disyembre 5 ng taong ito. Si Angelito Suarez, 61 taong gulang at anak na Ginoo at Ginang Perfecto Juarez at Adelaida Matokto, na nakatira sa Block 5, Block 29, Adivinoan, San Pedro, Laguna, ay nais magpakasal kay Luz Galgo Chavez, 60 taong gulang, anak na Ginoo at Ginang Lupe de Chavez at Alodja Lang, na nakatira sa Block 5, Block 29, Adivinoan, San Pedro, Laguna. Sila po ay nakatagdang ikasal sa San Martin de Porres,
Si Romel Halley Dalobo, anak na taong at anak na ginawan ni ng Romeo Halley at Leonora Alvarez na nakatira sa 143 San Street, Barangay Poblacion, San Pedro, Laguna, ay nais magpakasal kay Maria Eden U. Negro, 23 taong gulang at anak na ginawan ni ng Ismael Negro at Maria Jenna Lourdes na nakatira sa Block 2, Lot 15, Perry Street at Divino 1A, San Pedro, Laguna. Sila po ay nakatakdang ikasama sa San Martin de Porres sa ikasyam ng Enero 2016. Ang sino mang po may nalangag sa pagpapakasal ng mga pangalan na banggit ay maaari lang po. Pakipag-ugnayan sa aking tanggapan o kumdento. Maraming salamat po. Announcement. Isang pasasalamat po alay ni Bali Albano. Magsitay po tayo na. Ang aming Ama, nag-iintay kami sa iyong anak na dumating sa amin.
Yorulmakla bakın maddi taşlar, sıkıntıya muhabbeti. Sabi, sımaşta bitler mi bunların taş odalar. Sıkıntı mahalla ve kabilla. Sami kanavla ve dolayı. Açami kabili kut. Sabah ve kısa. Amin. Sa pagdating ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin ang lahat. At sumayin. Simula ngayon ay ang panahon ng Adbento, gayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturya. Pagdating ng kahulugan ng Adbento, panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan. Sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Sa katunayan, ang pagdating ni Kristo na tigil ng kapangyarihan at kalawalhatian ang puso ng Ebanghelyo ngayon. Naway ipagdiwang natin ang kabilang panahon na ito bilang karoon ng Diyos. Malubod na walang tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat pinto ng ating buhay. Maranatha, halina Panginoong Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan huwag tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Panginoon, ito ang panahon upang magising kami at iwan ang mga gawain masama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, inimong mo kami huwag magbungon sa katarawan at pagdarasing. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, inimong mo kami huwag ibuhos sa aming isip sa maintindihin sa buhay na ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin mga pangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumaak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa, kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan kami ay makabisan sa iyong pinagharian. Sa pamagitan niya kasama ang Espiritu Santo, magpasawala man ka. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon,
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang pangyayari, palalakas niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo mang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Upang makaligtas sa lahat ng pag
Anong ibig sabihin ito? Well, huwag niyong pumapapansin kapag sinabi natin Church Calendar, ngayon ang ating New Year. Kasi kahapon, yun yung last day of 2015. Kapag minag-usapan natin ang kalendaryo ng simbahan, tayo ngayon ay nasa 2016 na. Pero, ang New Year ng civil calendar ay sa January 1 pa. Pero kapag pinag-usapan natin ang kalendaryo ng simbahan, ngayon, 2016 na. Kaya po, kung kayo ay mayroong bordo, ngayon nakalagay mo na unang linggo ng Adbento. Kaya din po kung inyong maaalala na ang lahat ng pagdiriwang natin, kasama na po dito yung pagdiriwang natin na Year of Mercy, na sabi ng Santo Papa ay ngayong 2016 ay kailan bumuksan yung door of Year of Mercy sa Roma sa December 12. Ay hindi pa naman 2016 yun. Kung ang pagpapasiyan ninyo ay kalendaryo ng Sibir. Pero sa kalendaryo ng simbahan, that is already 2016. Kasi para sa atin ay nagsisimula ang taon sa unang linggo na Adbiento. Kaya di nga po, ipinahayag din po, no? Na kahapon ay pinagdiwang din po ng Diocese ng San Pablo ang tinatawag po natin na yung Jubilee Year ng Diocese of San Pablo. Siguro magtataka kayo kasi yung buong Diocese of San Pablo ay itinatag 1966, November 28, 1966. Ay siguro kung may bibilangin ninyo yung 50 years ay para patungon sa tinatawag po natin next year pa. Kailan po, sabi yung law natin, because yung ating church calendar ay tinatawag po natin na nagsisimula sa tinatawag po natin first Sunday of Advent. Kaya yung uring ating pagdiriwang ng pagbubukas ng pintuan ng Jubilee Year ay December 11 din at December 12. Yung Door of Mercy ngayong taon na ito na itinalaga ng Santo Papa bilang Year of Mercy. Ngayon po yung nagsisimula. First Sunday of Advent. So para kung hindi kayo marito, kasi mamaya, sabihin ko na, yung nakalipas sa taon, baka iniisipin nyo pa, ay yung ating isip kasi ay nakapasin sa kalendaryo ng Sibil. Baka iniisipin ninyo ay noong nakalang taon, ay November, ay tawagin natin ay 2014. So pag sinabi ko nakaraang taon, yun po ay November, mula November 2014 hanggang November of 2016. Ano yung reference point natin? Yung Advent. Kasi kalimitan mo ang Advent, pumapatak ng buwan ng Nobyembre. So, kaya po pag sinabi natin itong taon na ito, itong bumumili ako, ay pumapasok po ito sa liturgical calendar.
ng simbahan. So sabi nga po natin, maliwanag po na kung saan ay katatapos lang natin ang pagdiriwang na ang taon ng mga dupa, 2015. Ano yun? Sa ngayon po sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ano? The Grace of Love, Mercy, Compassion, Year of the Poor. The Days of the Crucified Christ, Love, Mercy, and Compassion. So, yan po ay pinagdiwang natin. Pero ano ba yung natutunan natin sa iyong taon ng mga tupa? Ay nais po natin mag-expound yan mamayang gabi. Kaya inaanyan po rin kayo mamayang gabi sa ating pong recollection, Advent recollection. Na tumutubigin sa lahat sa para sa taon na ito, sa paghahanda po natin na
ipagdiriwang kahit napapasalamat na ito ay ipagdiwang sa sipo. Ang International Eucharistic Congress na gagawin sa sipo. Ito, anong kailangan natin? Ang Diyos. Kinakailangan natin ang Diyos. Ang Diyos sa banal na Eucharistia. Ang Diyos na nasa gitna natin. Sa ninyo, ang Diyos na kung saan ay nakikipagtagpo sa atin. Sa loob ng pagdiriwang ng misa, ang Diyos na naging kasama natin every time na kayo bumibisita sa ating mga simbahan na mayroong mga blessed sacrament. Narito ang ating Diyos. Sa gitna ng ating pangailangan, bumisan, nakalimutan natin ang Diyos. Lalo, kailangan natin ang Diyos. May mga pagkakataon na kasing nakalimutan natin na kailangan natin ang Diyos. Bakit? Sabi ko nga, pagkabat sabi natin na kailangan ko ang Diyos, niniwala ako sa Diyos, pero ano, hindi ako nagsisimba. At paano mo nang sabi kailangan mo ang Diyos, hindi ka man lamang nagsisimba? Yan ay kaisipan mo lamang. Kung tatang kailangan mo ang Diyos, ba? Maglahat ka ng araw para ikaw ay sumamba sa Diyos. Kaya nga, ibahagi yun na kung saan ay binigay sa amin ano, magsimba ka kapag araw na Linggo at Pesta ng Panginoon. Bahagi yun ang matilos na kung saan ay huwag mo natin kalimutan. Kahit na sa gitna ng marami nating ginagawa. At sa mga problema na hinaharap natin, sabi nga ng iba'y matin, ako ay call center agent, ang aming po minsan ay Biyernes. Swerte kung matapat ng araw na Linggo kasi nagre-reliyemo sila. Dumarating rin naman yung pagkakataon na yung kanyang deo ay araw na Linggo, sabi niya. Pero ano ba gawin ko natin? Eh, alam nyo, yung mga kapatid natin na nasa Muslim countries, ang kanilang araw ng pagpahingaroon ay Biyernes. Yun kasi yung deyong nila. Kaya yung ginagawa ng mga pari doon, anong ginagawa nila doon? Na yung misa ng araw ng Linggo, yun ang ginagamit nila ng misa kapag araw na Biyernes. So kasi, yun ang official day na sila ay o Biyernes. So siguro din, ganun din siguro yung mga pamantayan natin. Maring siguro dahil sa ikaw ay hindi mo masimba ng araw na Linggo, dahil sa ikaw ay may trabaho. Hindi naman may pwede na ikaw ay a-absent ng araw na Linggo dahil naman sa Linggo kasi kayo katanggalin. Kaya ano gawin nyo? Magsimba kayo. At sabihin mo ninyo doon sa mga kapatid natin na hindi na magsimba na lang. Magsimba sila sa araw na yun. Kasi hindi sila makasisimba sa Linggo. At is makita nila na masabi nga ako na, ano ka kailangan mo, Diyos? Kasi bakit? Ay, ginagampanan ko yung aking tungkulin. Ako ay nagdarasal na nanalangin. Kailangan ko ang Diyos. Kasi kung isa yung iba, makita ko natin, na sabi nga muna natin ay kahit araw ng pamamahinga ay wala nang panahon para sa Diyos. No? Hindi yung dapat mawala yun. Kaya kung bibigyan natin ng pansin sa ating paghihilay sa taon na ito, 2016 na ito, ay the Holy Eucharist, ang Diyos na sumasa sa atin sa anyo ng tinapay at ng alam sa banal na Eucharistia.
sumasampalataya